الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع قبلي تبانا نبرات الإسلام babahagi ko sa inyo ngayon ay patungkol sa isang maiksing parte ng ayat. Sabihin, maiksing parte ng isang versikulo sa Quran na kung saan sa parte na ito ng ayat ay napakaraming pakinabang para sa atin. So, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal ng Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang anyang lugod, ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung pinakamalaki. Paano pinakamalaki, mga kapatid? Kung kayo tatanungin, ano ang pinakamalaking gantimpala na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala? Paraiso, di ba? Kung kayo tatanungin, paraiso na, paraiso ka agad yung inyong sasabihin. Pero ito ngayon, dahil sa ayaw na ito, maninibago kayo. Bakit? Dahil may mas higit pa sa paraiso. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga Quran, sabi niya, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فسنابي ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal ng Quran at ang mga mananampalatayang kalalakihan at mananampalatayang kababaihan ang ilan sa kanila ay mas higit pa sa iba. Sabihin, kung may mga mananampalataya, meron pang mas higit sa kanila. At yung pagiging kahigitan nito ng mga mananampalataya sa iba ay higit sa kabutihan. Ngayon, sa kabutihan na yon, atin ba itong kaingitan o atin itong tularan? Sabi niya dito, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ Ito ngayon yung mga kaugalian ng tinatawag ng mga mananampalataya. Sila yung mga nag-uutos sa kabutihan. Sila yung mga pumipigil sa kasamaan. At sila yung mga nagtatayo ng pagdarasal, nagbibigay ng kawanggawa, at kanilang sinusunod si Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta. Ulaika sayarhamuhumullah. Sila yung mga, itong mga nabanggit na ito, sila yung mga kakaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na mga pangyarihan at kanyang sinabi din dito, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya kalalakihan at kababaihan. Ano itong pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya? Sabi niya, Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalatayang kalalakihan at kababaihan ng mga hardin. Hardin saan? Sa paraiso. So, hindi ka lang makakapasok ng paraiso, meron ka pang ano? Meron ka pang hardin. At yung hardin na yon, tajri min tahtiha al-anhar. Yung mga hardin na yon, dumadaloy sa ibaba nito ang mga ilog. Yung mga ilog, ang ilog na yun? Ha? Ilog ng? Ilog ng gatas. Ilog ng ano pa? Ilog ba ng ano? Ilog ng honey. So, yung ilog doon, hindi tulad ng ilog dito. Yung ilog dito, ibang kulay. Ibang kulay, ibang lasa, puro basura. Diba? Doon yung ilog ano? Gatas. Gatas. Puro. Diba?
Dito, pagka sinabing gatas, binibili. Diba? Kung nabibili ang gatas, gaano kamahal ang gatas? Kung sasabihin natin mahal ang gatas, saan ang mas mahal ang gatas o yung kulog? Pero doon, binibili mo hindi. Eh paano mo? Paano mo makukuha yung ilog na yon? Paano mo makukuha yung ilog? Kailangan maging ano ka? Maging isang mananampalataya. Kaya sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minat. Pinangakuha niya Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya. Yun lang. Maging isang ano? Mananampalataya. Maging isang mananampalataya lang. Ito na kaagad yung pinangako sa'yo. Hardin na kung saan sa ilalim ito dumadalo yung mga ilog. Khalidina fiha. Ngayon sabi niya, khalidina fiha. Pag sinabi khalidina fiha, doon ka na mananatili. So, ibig sabihin, forever. Wala na tong katapusan. Yun na yun. So magpapakasaya ka na doon sa paraiso. Wa masakin at-tayyibatan fi jannati 'adn. Ito pa. May inangat pa. Mula sa mga mananampalataya na 'yon, ang mga mga mahihirap, meron silang mas ano ba, may special pa para sa kanila. Kung dito sila ay naghihirap, doon kaginhawaan ang kanilang makakamtan. Nasabi pa niya, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. So sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang lugod, ito ang pinakamalaki. So ibig sabihin, napakalaki na ng gantimpala na ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala nung kanyang, kung nung ikaw ay pinasok niya sa paraiso. Pinagkaloob ang kanya ng hardin at ng mga ilog. So kung sa pagpasok mo pala ng paraiso, napakalaking biyaya na, napakalaking gantimpala na yon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala kung iyong iisipin. Hindi ko sinabi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na bibigay sa'yo. Kung iyong iisipin, yun na yung pinakamalaki. Bakit? Dahil may mas malaki pa kaysa dito. Sabi niya, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Ito na yung pinakamalaki. Ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kalugdan niya tayo. Sabihin, yung mamahalin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito na yung pinakamalaki. Sabi niya, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. At ito ang higit na malaking tagumpay. Pag sinabi natin tagumpay, anong maiisip natin? Tagumpay meron tayong napananunan. Ano yung napananunan na yun? Diba? So sa tagumpay na yun, anong napananunan natin? Hindi lamang napananunan ang paraiso. Pinagkalooban pa ng hardin ng mga ilog. Ano pa? Pinakahuli sa lahat, itong pinakamalaking gantimpala. Ang kalugdan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahalin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi niya, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ito ang pinakamalaking tagumpay na makakamtan ng mga mananampalataya. So yung mga mananampalataya na yon, na nabanggit dito, nabanggit sa aya o sa versikulo na ito, Ang una, ang mga gumagawa ng kanilang mga tungkulin na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad SAW. So yung una, pagtatayo ng mga obligado na gawain bilang isang Muslim. So ano yun? Ang pagdarasal kabilang na dito. Pagbibigay ng kawang gawa. So yun yung mga nabanggit dito na
Una, ya'muruna bil ma'ruf. Sa mga ugali ng mga mananampalataya, sila ay nagtuturo ng kabutihan. Sila ay nagbabawal ng kasamaan. Sila ay nagtatayo ng kanilang pagdarasal. Nagbibigay ng kanila ng kawanggawa. Hindi ibig sabihin ng nagbibigay ng kawanggawa ay kailangan mo ng pera. Hindi naman ibig sabihin ng kawanggawa ay kailangan ng pera, di ba? Marami namang kawanggawa ay tutulong ka lang. Kawanggawa yun, di ba? Sabi nga sa hadith ng Propeta Muhammad sallam, tabassumuka fi wajhi akik, fi wajhi akika, sadaka. Sabi ng Propeta Muhammad sallam, ang iyong pagngiti sa mukha ng iyong kapatid ay isa ng uri ng kawanggawa. So, ngingiti ka lang sa kapatid mo, mayroon ka ng kawanggawa. Di ba? Napakasimple, ngingiti ka lang. Huwag naman yung ngiting plastic, ha? Kasi merong ngiting plastic eh. Paano ngiting plastic? Ngingiti, pero ano? Sa loob niya. Pero sa loob niya, iba. Ngayon, nagbibigay ng kawanggawa. At ano? Sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad SAW. So ito yung mga nabanggit ng mga kaugalian o mga katangian na tinataglay ang isang mananampalataya. Ngayon naman mga kapatid, doon pa rin tayo sa aya na yon. Waridwanun minallahi akbar. Sa pagsabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na waridwanun minallahi akbar, pinaparating niya lamang sa atin kung gaano ka halaga. O kung gaano kalaki, gaano ka importante na makamtan natin itong kanyang lugod. Sabihin natin, napakalaking biyaya na, napakalaking gantimpala na, na pagkalooban niya tayo ng paraiso. Pero sabi niya nga, ang kanyang lugod ay mas malaki pa. Sabi nga ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang hadith, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fa yaqulu labbaik rabbana wa sa'alayk fa yaqulu hal raditum fa yaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan ma lam tu'ti ahadan min khalqik fa yaqulu ana a'tikum afdal min dhalik qalu ya rabb وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa hadith na ito, tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala kanyang sasabihin sa mga taga-paraiso. Ito na. Mga taga-paraiso na, ha? Kanyang sasabihin. Sa mga taga-paraiso, sasabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala o mga taga-paraiso. Pag sinabi mga taga-paraiso, nasa loob na sila. Nasa loob na sila. Pinagkalooban na sila ng paraiso. Ngayon, tinatamasa na nila yung mga biyaya na nandun sa paraiso. So, may mga biyaya na nandun na tinatamasa nila. So, syempre, anong mararamdaman ng tao na yun na nandun na sa paraiso? Sa isang hadith na iulat, ang pinakahuling tao na papasok ng paraiso, pinakahuli na, sabihin may mga nauna sa kanya. Naramdaman niya sa kanyang sarili, nung siya ay pinasok sa paraiso, sa pintuan pa lang. Ang matinding kasiyahan. Nung nakita niya yung mga tinaramasa ng mga tao doon sa loob ng paraiso, sabi niya, ilapit mo pa ako. So ganun katindi ang pagnanasa ng tao sa mga kaginhawaan. At kung gaano siya kasabik na kanyang matikman ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng paraiso. Ngayon sabi dito, mga taga-loob na ng paraiso mismo. So anong nararamdaman nila? Kung dito, may makakamta tayo mga bagay na nais natin makamtan, nasisiyan na tayo. Diba? So paano pa kaya kung ang mga kamta nating bagay ay mas higit pa sa mga kamta natin dito sa mundo? Ang sabi dito,
Tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang tatawagin ang mga taga-paraiso. Anong sasagutin ng mga, isasagot ng mga taga-paraiso? Labbaik. Saan niyo narinig itong labbaik? Ha? Anong ibig niya sabihin? Anong ibig sabihin ng labbaik? Ha? Pagtugon sa panawagan. O? Allahumma stajib. O, Allah, akin ito ang sinasagot. O, sinasagot niya yung panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sabi dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin niyo yung mga taga-paraiso, contento na ba kayo? Nakuha niyo? Contento na ba kayo kung anong meron kayo ngayon? Sa tingin niyo, anong isasagot nila? Yes. Ha? Eh, nasa loob na sila ng paraiso eh. Sobra-sobra. Ngayon, sabi nila ngayon, ano ba yung bagay na magdudulot sa amin para hindi kami maging kontento? Ibig sabihin, wala nang bagay o wala nang dahilan para sasabihin nila na hindi pa kami kontento. Dahil nandun na binigay na sa kanila lahat. Wala na silang hahanapin pa. Kaya sabi nila, ano ba bang bagay para sabihin namin na hindi pa kami kontento? Sabi pa nila, narugtong nung kanilang sinabi, binigyan mo na kami ng mga bagay na hindi mo binigay sa isang tao mula sa iyong mga nilika. Paano mula sa iyong mga nilika? Ibig sabihin, yung mga tao na hindi nakapasok sa paraiso. Ngayon, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ko kayo ng mas mainam pa ngayon. Mas mainam pa dyan sa tinatamasa ninyo. Mas mainam pa sa tinatamasa nila sa loob ng paraiso. Ngayon, sasabihin ng mga tao, O Panginoon, anong bagay na mas mainam pa dito? Ibig sabihin, dahil sa tinatamasa nila doon sa loob ng paraiso, wala na silang maisip na bagay na mas mainam pa doon. Ngayon, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taga-paraiso, ipagkakaloob ko sa inyo ang aking lugod. At sabi niya, pagkatapos nito, hindi ako magagalit sa inyo. So, sa simula noon, ang pagkaloob na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lugod sa mga taga-paraiso, wala nang galit. Bakit? Ibig sabihin ba nagagalit si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao sa paraiso? Bakit kaya? Bakit niya nasabi yun? Ha? Pero ang point natin dito, na ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakamalaki. Mas malaki pa, mas mainam pa sa paraiso at sa mga tinatamasa ng mga taga-paraiso. Diba? Ngayon, sa isang hadith naman ang inuulat ng Propeta Muhammad SAW, kanyang sinabi sa hadith na ito, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ جَاءَ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا فَأَزِيدُكُمْ فيقولون ربنا ما وما فوق ما أعطيتنا قال فيقول رضواني أكبر. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, kapag ka pumasok na ang mga taong maninirahan sa paraiso, pumasok na sila sa paraiso. Ngayon, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, meron pang ayaw na gugustuhan bagay na akin itong dadagdagan para sa inyo? Meron pa ba? Tinatanong sila yung mga taga-paraiso, meron pa bang bagay na yon na gusto ninyo, dagdagan ko pa sa inyo? Ano pa? Parang sinasabi niya, may kulang pa ba? Sa tingin ninyo, may kulang pa ba? Ngayon, sasabihin ng mga tao, mga na maninirahan sa paraiso, sasabihin nila, aming Panginoon,
Ano pa bang mas mataas doon sa binigay mo sa amin? Ano pang mas mainam sa binigay mo sa amin? May mas mainam pa ba? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ridwani Akbar. Ganun pa rin. Yung lugod niya pa rin ang mas higit. Mas mainam. Sabi naman ni Sheikh Al-Hasan Al-Basri, يَسِلُوا إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مِنْ اللَّذَّةِ وَالسُّرُورِ مَا هُوَ أَلَذُّ عِنْدَهُمْ وَأَقَرُّ لِأَعْيُنِهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَصَابُوهُ مِنْ لَذَّةِ الْجَنَّةِ. Sabi dito, papasok sa kanilang puso ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yung lugod na yon mas masarap pa, mas masaya pa ang kanilang mararamdaman kaysa sa sarap na kanilang nararanasan, na kanilang tinatamasa, na kanilang tinatanggap mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na doon nagmula sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa paraiso. Mas masarap pa at mas masaya sa kanilang pakiramdam na ipagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lugod. Sabi naman ni Sheikh al-Islam na Taymiyyah rahimahullah, ta'ammaltu anfa' ad-du'a fa idha huwa su'alul 'auni 'ala mawdhatihi thumma ra'aytuhu fil Fatiha fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabi ni Sheikh al-Islam na Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, aking pinagnilay-nilayan, pinag-isipan ang pinaka-mainam na panalangin. Na yung panalangin na yon, ano yung panalangin na yon? Ito yung paghiling natin. Paghingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong. Tulong para saan? Tulong na makamakan natin ang kanyang lugod. Tulong na makapatan natin, na makapatan natin ang kanyang lugod o kalugodan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, nung hiniling yun ni Sheikh al-Islam na Taymiyyah rahimahullah, ano ang kanyang natagpuan? Kanyang natagpuan ang tulong na yon saan? Sa ayat na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Saan ito ang makikita? Sa? Al-Fatiha. Sa iyo lamang kami sumasamba at sa iyo lamang kami humingi ng tulong. Kaya naman, kung tayo hihingi ng tulong, kanino tayo hihingi ng tulong? Kaya sabi nga ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang hadith, إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Kung ikaw ay hihingi ng tulong, humingi ka ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung mga makukuha nating aral sa ayan na ito. Yun ay papyaw lamang. Maiksi pa lang ito. Kung tatapusin natin nyo. Yung lecture na ito. Abutin tayo na bukas. Kaya yun lamang muna. So ang pinaka-point natin dito, sa pagpasok natin ng paraiso, nandun na yung mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pero ang pinakamalaking biyaya na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay yung kalimutan niya tayo. So hindi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan niya tayo, na makamtan natin yung bagay na yon. Makamtan natin yung kanyang tulong para ano? Para tayo ay kanyang kalugdan. So hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.